Mga Pinoy basketball fans tayo, so Matic, alam natin ang magulong sitwasyon ng ating national team ngayon. Yung iba, or should I say majority, gusto ng pag-resignin si Coach Shot sa national team. Yung iba, ayaw sa iilang mga players, and yung iba naman, ang sisi ay sa mismong SBP. Bagamat may mga katotohanan sa bawat pinaghuhugutan ng concern ng ating mga idol, bilang mga normal na taong mortal, minsan nadidismaya na lang tayo dahil wala tayong magawa eh. Pero itabi muna natin yan at humingin muna tayo sa issue ng ibang bansa. Actually, mako-consider nga natin to na mother country kasi sinakop tayo nito ng ilang daang taon. Sa Spain kasi, tila may issue sila na hindi naman siguro sinilaki nung kila Coach Shot, pero culturally, isang bagay na maaaring mapaisip rin tayo. Ngayong FIBA EuroBasket 2022 kasi, sinalta ng Espanya ang kanilang bagong naturalized player na si Lorenzo Brown. Isang American former NBA player na ngayon ay naglalaro sa Maccabi Tel Aviv. Huling naglaro siya sa NBA noong 2018 to 2019 season. Now, naging issue itong pagkuha ng Spain kay Lorenzo Brown, mga idol, at ito ang dahilan kung bakit tila binabash ang Spanish Basketball Federation. Kumbaga ito ang katambas ng SBP dito sa atin. Tignan nyo yung article na ito. Sinabi sa title na ang naturalization daw ni Lorenzo Brown ay isang embarrassing indulgence. Kumbaga sa Tagalog, nakakahiya daw yung pag-naturalize kay Brown. Ang main reason nito, mga idol, ay walang connection si Brown sa Spain. Yun lang. Hindi tulad din na Jordan Clarkson, Stanley Pringle at Christian Sanhardinger na may mga dugong Pinoy at tumayo bilang naturalized player ng ating bansa, si Brown ay walang Espanyol na ninuno. Now, pwede naman yan, diba? Si Andre Blatch, Ange Kwame at Marcus Dautit nga ay ganun. Pero sa Spain kasi, mga idol, tila may unwritten standards pa pala sila about sa approach sa mga naturalized player nila. Ang longtime member ng Team Spain na si Rudy Fernandez na siyang tumatayong kapitan ng team ngayon ay nagsabi rin ng kanyang opinion dito. Sabi niya na para sa kanya ay tila hindi daw tama ang ginawa ng Spain. Nalaman daw niya mula sa presa may ginawang naturalized player nga ang Spain na wala namang link sa Espanya. Naging kakampi niya na rin before sa national team sina Nikola Mirotic na isang Montenegrin at Serge Ibaka na isang Congolese bilang mga naturalized player ng bansa. Pero kahit wala silang dugong Espanyol, may history naman sila dahil pareha silang na-train sa isang Spanish Youth Academy. So may special bond na rin sila sa bansa. Isang bagay na wala si Lorenzo Brown. Isipin nyo, mga idol, kung sinabi yan ni Jason Castro o Jim Alapag habang nalaman nila ang balita na nakuha natin si Andre Blatch noong 2014. Ang weird, di ba? Parang di mo maiisip kasi wala sa standards or kultura natin yan. Balik tayo dito sa article. Tila naiisip lang daw ng writer ang daan-daan o libo-libong mga immigrants na nagtatrabaho sa Spain na gustong maging Spanish citizen pero kinakailangan pa nilang magstay doon ng 2 taon. Kumpara mo kay Brown na paminsan lang nakatapak sa bansa pero ang bilis asikasuhin ng naturalization niya. Kumbaga ang angulo nito ay about sa politika at due process. Kung normal na tao ka lang, wala, sorry ka. Nakabold pa nga dito yung salitang unfairness and inconsistency kaya daw nakakahiya. Now isipin na rin natin, mga idol, na makakabasa tayo ng ganitong lasing article. Kinuha natin si Blatch dati tapos may nagre-reklamo kasi ang bilis makalusot sa dapat mga lusutan imbis na asikasuhin ang mga mas pressing na issues ng bansa, di ba? Ang weird lang isipin kasi bilang Pinoy basketball fans, hindi naka-instill sa atin yung ganun. May nakita nga akong tweet patungkol sa pinupunto rin ng article. Maraming undocumented workers daw ang nagre-request ng citizenship pero hindi ginagrant sa kanila. So mapapaisip ka rin no? Darating kaya tayo sa point na ganito, na bilang mga decision makers ng basketball governing body ng ating bansa may pag-iisip tayo tulad ni Rudy Fernandez na dapat yung may special bond na sa bansa ang ating kunin na import. Hindi yung basta malakas lang or baka hindi rin tayo magkaroon ng ganyang thinking kasi iba rin naman ang sitwasyon natin lalo na genetically. Buti na lang ngayon nagsusulputan na ang matatangkad nating players. Pero majority siguro sa atin ay never nagka-issue sa pagkuha ng banyagang player be it may link or wala man sa Pinas. Kasi nga ang dati nating mga import tulad din na Marcus Dautit at Andre Blatch ay never naman nagkaroon ng connection sa Pilipinas bago sila manaturalize. Hindi ko sila binabasha, mga idol natin yan. Ina-apply ko lang yung issue sa Spain para makarelate tayo dito. Kahit nga considered as Pinoy na sila, hindi naman sila pwedeng maglaro sa PBA bilang lokal. Pero ibang usapan na yan syempre. Ang weird nga kasi, diba, sa talang buhay ko wala akong nakitang nagreklamo about sa naturalization ng mga banyagang players. Lalo syempre kapag malakas. May balita pa naman na tinatarget ng Gila sina Micah Potter o DJ Wilson bilang mga susunod nating naturalized players. 2 players na yun din, wala namang link talaga sa Pinas. Iba rin mag-isip tong mga banyagang to no? Iba ang standards nila lalo pa sila ang number 2 sa World FIBA rankings. Kumpara mo sa atin na marami pang ibang mas pressing na issues about sa basketball tulad ng sistema, nandyan din ang politika, yung PBA at marami pang iba. Siguro kapag naayos natin to, saka tayo magkakaroon ng ganyang klaseng thinking. Ewan ko.
So ang tanong ko sa inyo mga idol, sa tingin ninyo ba dapat ganito ang standards ng Pinas sa pagpili ng import? Dapat may linkage man lang sila sa bansa like Ange Kwame or even Justin Brownlee or Chris McCullough na naglaro na in front of Filipino fans? Or okay lang na kahit sino basta malakas ang kukunin natin? Bakit oo o bakit hindi? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.